Ito ang pagpapatuloy ng aking kwento. Siguraduhin na napakinggan niyo ang part 1 at part 2 ng storyang ito upang lubos niyong maintindihan. Matapos sabihin sa akin ni Tita Cecil na ako nga si Mary, bigla nang dilim ang aking paningin at naramdaman ko na ako'y nahimatay. May mga pangitain akong nakita na mistulang mga memorya ng dagdaan. Nakita kong isang babae, nakangiti at tila kinakausap ako. Palagi ko siyang kasama kahit saan. Nag-selfie, umiinom, kumakain, naglalakad, na halos tila buong buhay ko, siya lang ang kaibigan ko. Napagtanto ko na ang babaeng madalas magpakita sa aking panaginip at magparamdam ay ang babaeng nakikita ko sa aking vision. Si Sheila. Ngunit kung matali kong kaibigan na babaeng ito, bakit parang gusto niya akong patayin? Kung patay na siya, bakit tila hindi matahimik ang kanyang kaluluwa? May kasalanan ba ako sa kanya? Ako ba ang pumatay sa kanya? Putol-putol na alaala lang ang pumapasok sa aking memorya. Maraming mga katanungan sa aking isip. Nagising ako na nakahiga sa sopa nila Tita Cecil. Nakatapat ang bintilador sa akin at nag-aalala ang mga muka nila Mami at Tita. Ano nangyari? Sabi ko habang napahawak sa aking ulo. Nawalan ka ng malay, anak. Sagot sa akin ni Mami. Kumusta nang pakiramdam mo, Mary? Tanong naman sa akin ni Tita Cecil. Dahil doon, napaupo ko kaagad. Umakyat sa ulo kong aking dugo. Tita, I'm not Mary. Sabrina ang pangalan ko. Sagot ko ng pasigaw. Mary, ano pang sinasabi mo? Ikaw si Mary. Hindi Sabrina ang pangalan mo. Sabat sa akin ni Mami na talagang sobrang gulong-gulo ang itsura. Tumayo si Tita Cecil at kinuha ang isang scrapbook. Inabot niya sa akin ito at sinabing, "Ayan, iha. Tingnan mo." Nung tingnan ko yung scrapbook, tumambad sa akin yung larawan naming dalawa ni Sheila. Mga happy moments at bonding namin together na may mga caption ng bawat litrato. Sa pagpapatuloy kong pagbuklat, muling pumasok sa aking alaala yung nakita ko na nag-aya kay Sheila na pumunta sa probinsya. Lumalabas na ako lang daw yung kasama ni Sheila na nagbiyahe. Wala nang iba. So, imagination ko lang ba na may ibang tao na ang pangalan ay Mary na naging bitas sa amin dalawa ni Sheila? Bakit hindi ko maalala nung una pa lang na ako pala si Mary? Saan kami nagpunta? Sumakit ang ulo ko kaya hindi ko na natapos buklatin pa yung scrapbook ni Sheila. Tita, pwede ko ba mahiram itong scrapbook na ito? Ibabalik ko rin po. Paalam ko kay Tita Cecil. Sige Mary, sure. Go ahead. Sa'yo na muna yan hanggang gusto mo. Tugon ni Tita Cecil. Hindi ko sa kanya sinabi. Naalala ko na ako nga talaga si Mary dahil hindi pa ako sigurado. Nais ko munang matiyak kung saan ko si Sheila dinala at kung anong tuloy na nangyari sa kanya. Nung nasa labas na kami ni Mami sa bahay nila Sheila, tulala pa rin ako at malalim pa rin ang aking iniisip. Habang naghihintay kami ni Mami ng taxi pa uwi, pilit ko pa rin inaarok sa utak ko ang katotohanan. Hindi ko lubos maisip na ako ang gagawa nito kay Sheila sa sinasabi nilang aking best friend. Kung hindi ako nagkakamali sa aking kutob, may kinilaman talaga ako sa pagkawala niya. Tila napaglaruan ako ng engkanto o isang mahika ang ginawa sa akin upang hindi ko maalala ang lugar kung saan ko siya dinala.
Tanging ang huling mga pangyayari na kasama ko si Sheila ang hindi ko matandaan, pati ang pagkatao ko. May alaala ako na ako si Sabrina. Namuhay ako bilang Sabrina at yun ang aking pangalan. Pero sinasabi nila na Mary daw ang tunay kong pangalan at parang may ibang buhay ako sa ilalim ng pangalan na yun. Sino ba talaga ako? Ako ba si Sabrina o ako si Mary? Nang napansin kong may taxi na huminto sa amin ni Mami, bumalik ako sa aking ulirat. Sumakay ako ng taxi dala yung scrapbook. Si Mami nasa tabi ng driver, habang ako naman ay nasa likuran. Habang binabaybay namin ang daan patungo sa bahay namin, sa katahimikan ng sandali, bigla akong napatingin sa front mirror ni Manong driver. Laking gulat ko na makita ko si Sheila na nililisik ang mga mata sa akin. Nang humarap ako sa right side ko kung saan dapat nandoon siya, walang ano-ano, sinakal niya ako. Sinasakal niya ako na tila papatayin niya talaga ako kaagad. Galit na galit ang mga mata ni Sheila habang lumalabas ang dugo sa kanyang ilong at sa kanyang mga mata. Pinilit kong sumigaw upang mapansin ni Manong driver at Mami ang mga nangyayari sa akin. Nang makita ko ni Manong at Mami, agad din ang tinabi yung taxi at sinipululuhan ako. Anak! Anak! Ano nangyayari sa'yo? Sabi ni Mami na inalog ako para matauhan. Tila na nanaginip akong gising. Mom! Mom! Gumising kayo! Itigil niyo yan! Sabi ng driver. Nang matauhan ako, nakita kong sinasakal kong aking sarili gamit ang sarili kong kamay. Natahimik ako at hindi ko na pinansin pa yung mga ibang sinabi ni Manong at Mami. Tila ako'y pinaghihinalaan ng driver na nasisiraan na ng bait. Sinabi na lang ni Mami na may trauma kasi ako. Dumiretso sa pagmamaneho ang driver ng taxi at muli kong inayos ang aking sarili. Namalikmata na naman ako, kilit si Sheila sa akin. Marahil dahil akong sanhi na kanyang pagkapahamak. Niyakap ko yung scrapbook habang nakatingin ako sa bintana ng taxi. Nandumaan kami sa isang street na shortcut papunta sa amin. May dadaanan kaming isang katayan, bilihan ng fresh meat. Nung nakita ko yung mga karne, bigla akong nag-grave. Takam na takam ako sa laman ng baboy na nakasabit sa labas. Lumapas na kami, ngunit sinundan ko pa ng tingin yung bilihan na yun hanggang sa hindi na ako nakatiis. Mami, tigil muna tayo. Bibili lang ako ng karne. Sabi ko. Ha? Wag na. Ako na lang ang bibili pagka-uwi natin. Sabi ni Mami. Pero ayaw kong pumayag. Pinilit ko na itigil nila yung taxi at bumalik kami sa tindahan ng karne. Bumaba ako saglit at bumili ako ng 1 kilong liyempong sariwa. Nang makarating na ako sa bahay, dire-diretso ako nagtungo sa kwarto. Anak, hindi mo ba muna ilalagay sa freezer yan? Tanong ni Mami, pero hindi ko siya pinansin. Pagkapasok ko sa loob ng kwarto ko, nilako ang pintuan at agad na nilantakan ko ang hilaw na karne. Sarap na sarap ako, tila isang crispy patang kinakain ko. Pagkatapos ko maubos ang hilaw na liyempo, busog na busog ako. Pakiramdam ko, nabawi ko na yung lakas ng mga nagdaang araw nang hindi ako makakain ng maayos. Hindi ko napigilan ang sarili ko na kainin yung hilaw na karne na para akong 1 linggong ginutom. Nang lumipas pang ilang minuto, saka ko na-realize kung anong nagawa ko. Bakit ako kumakain ng hilaw na karne? Ano ba nangyayari sa akin? Nasisiraan na ba ako ng bait? Hindi ko maintindihan ang sarili ko hanggang sa may kumatok sa pintuan ko. Sino yan? Sagot ko. Ate Mary, pinapatawag po kayo ni Ma'am. Sagot ng katulong namin. Agad kong niligpit ang kalat ko at saka ako bumaba. Pagkababa ko, hinahanap ni Mami yung karne para mailuto na daw.
Nagdahilan ako na tinapong ko ito. Nalaki naman yung mga mata ni Mami, pero hindi na ito kumibo pa. Umanhik na muli ako sa kwarto ko at nilako muli ang pinto. Mahiga na sana ako sa aking kama nang nakarinig ako ng impit na pag-iyak mula sa banyo ng aking kwarto. Napatitig ako sa pintuan ng banyo at grabe ang kilabot na nadama ko. Pero gayunpaman, kumilos ang aking mga paa at naglakad ako patungong banyo. Dahan-dahan, binuksan ko ang pintuan at pumasok ako sa loob. Sa may bata, minamataan ako na kumikilos. Lumapit ako doon upang makita ko kung sino yung pumapanaghoy. Inalis ko ang nakatabi na shower curtain doon sa bathtub. At doon, tumambad sa akin ang isang babae. Hayuko ito at umaalog ang mga balikat dahil sa labis na pag-iyak. Ilahad ko ang isang kamay ko upang hawakan sana ito. Nabigla itong napangat ng ulo. Sheila! Sindak na sabi ko. Pero puro itim lang ang kanyang mga mata. Imbis na luha, dugo ang lumalabas sa kanyang mata. Nakita ko din na naging dugo ang laman ng bathtub, imbis na tubig. At mang tatakbo sana ako palabas ng banyo upang makatakas. Pero bigla itong lumagabog pasara. Ang dating pagtangis ni Sheila, ngayon napalitan na nakakabingit pagtawa. Nagsimula din tumagas ang dugo sa mga pader ng banyo. Sa isang iglap, nabahiran ang kabuuan ng banyo ng masaganang dugo. Sheila, kung ano man ang nagawa ko, patawarin mo na ako. Please, tama na! Sigaw ko. Umahon si Sheila mula sa bata na hindi tumutugon sa akin. Nang sa isang kisap mata, nasa harapan ko na siya. Bigla niya akong sinakal. Napahawak ako sa mga kamay niya. Nasakal-sakal ang aking leeg. Inaangat ako ni Sheila pa itaas. Kala ko, dun na akong mamamatay. Nang bigla niya akong tinapon papunta sa isang bahagi ng banyo. Umamtas ang katawan ko sa pader at nanghina ako dahil sa labis sa sakit. Napatingin ako kay Sheila nang humahalakhak na para bang tuwang-tuwa siya. Sayang-saya siya dahil sa aking pagdurusa. Gumapang ako palayo sa kanya, pero sa isang kisap mata muli, nasa harapan ko na naman siya. Sinakal niya ako ulit at iniangat. Sheila, huwag! Pagmamakaawa ko sa kanya, init sa muli ako ni Sheila, pero patungo naman sa bathtub. Humambalos ako sa pader at nahulog ako at nalublob ako sa dugo na nasa bathtub. Aahon sana ako, pero bigla akong sinabunutan ni Sheila at binabad niya ang ulo ko sa ilalim ng malapot na dugo. Matapos ang ilang segundo, inahon niya ang ulo ko para titigin ako gamit ang kanyang puro itim na mata. Sinamantala ko ang pagkakataon na yun upang magsisigaw at humingi ng saklolo. Mami! Daddy! Tulungan niyo ako! Sigaw ko. Pero tinangkamuli ako ni Sheila na ilugdob sa dugo. Pero nandaban na ako. Labis ang aking pangihinga dahil sa paghampas niya sa akin sa pader. Pero alam ko, napapatayin ako ni Sheila kung hindi ako lalaban. Mary! Mary! Ano nangyari sa'yo? Buksan mo ang pinto! Sigaw nila Mami sa labas ng aking kwarto. Mabutit narinig nila ang aking mga sigaw sa labas. Pero nakalimutan ko kung nilako pala ang pintuan ko. Baka huli na bago nila ako mailigtas. Patuloy kami ng laban ni Sheila hanggang narinig ko na nabuksan na nila pa yung pintuan ng kwarto. Marahil gumamit sila ng susi. Nagsisigaw muli ako at biglang inutog ako ni Sheila sa pader.
ng dilim ang paningin ko sa sakit, pero di ako nawala ng malay. Nasa ganun sitwasyon ako nang pumasok sila mami sa kwarto. Anak, what happened? Sabi ni mami. Napamulat ako ng aking mga mata at nakita kong nasa bathtub pa rin ako. Pero di na dugo ang laman ito, ordinaryong tubig na lang. Ginala kong mata ko sa paligid at nakita ko na wala namang bahid ang dugo sa mga pader. Di ko naman alam yung sasagot ko kay mami at kay daddy. Umiyak lang ako ng umiyak habang akap-akap ako ni mami. Lumipas ang mga araw at mga buwan. Ganun pa rin ako. Nananaginip ako ng mga dugo, puno at mga taong hindi ko kakilala. May mga hallucination, mga boses akong naririnig, mga ritual, mga pag-iyak ni Sheila, at kung ano-ano pang nakakabaliw. Ipinagpatuloy ko din ang aking pagkain ng hilaw na karni sa tuwing nagugutom ako at sa tuwing natatakam sa pagkain ng laman. Nang isang araw, may dumating na bisita si Mami mula Europe, si Tita Lucy. Di ko alam na siya palang gigising at magbibigay linaw sa aking pagkatao. Nung nasa kusina ako, palihim akong kumukuha ng karne sa freezer upang lantakan ko sa aking kwarto. Nang walang ano-ano, narinig ko si Tita Lucy na nagsalita. Hindi ko alam kung saan nagagaling yung tinig niya. Natigilan ako sa aking ginagawa at na-curious ako kay Tita, kaya hinanap ko siya. Nasa garden pala sila ni Mami at malayo kung saan nandun ako. Subalit malinaw na malinaw kong narinig ang kanilang mga usapan. Hindi ko alam, pero tila nasa tabi lang nila ako. Sa ordinaryong pandinig, hindi dapat yung marininig. Subalit ako, dinig na dinig kong bawat salitang binibigkas nila. Yan na ba yung ampun mo? Parang kailan lang? Ang laki-laki na niya. Sabi ni Tita Lucy. Shhh! Ano ka ba, Lucy? Huwag ka na nga magbabanggit niyan. Baka marinig niya tayo. Narinig ko na sabi ni Mami. Ano ka ba, Grace? Wala namang ibang tao dito. Walang makakarinig. Teka, wala ka ba talagang planong ipagtapat yun sa kanya? Malaki na siya. Ito na yung tamang panahon. Susugi Tita Lucy kay Mami. Pwede ba? Huwag na huwag mo nang babagitin yan, Lucy. Kung ayaw mong magalit ako sa'yo. Alam kong ginagawa ko. Wala akong balak sabihin yun sa kanya. Anak ko siya. Akong kinikilala ng ina ni Mary. Kaya bakit ko guguluhin ang isip ng anak ko? Normal siya, masigla, at mapagmahal na anak. Wala na akong ibang dasal, kundi mapabuting kalagayan niya. Wika ni Mami na hindi nila alam, malinaw kong naririnig ang lahat. Sinundan pa nila ng pag-uusapan tungkol sa akin. Pero posibleng bumalik ang alaala niya. Sa ngayon ba ay okay pa rin siya? Pilit pa rin na sabi ni Tita Lucy. Oo naman, sinabi ko na, okay ang anak ko. Maayos ang pagpapalakad ko sa kanya. Hindi na siya babalik sa dati. Matagal ng panahon na nakalimutan niya yon. Giit ni Mami at halata sa boses nito na galit ito. Hindi ko alam kung anong tinutukoy nila Mami. Ano ba ako noon? Yun ba ang dahilan kung bakit tila kakaibang mga nangyayari ngayon sa akin? Kaya ba naiiba ako? Dahil ampun lang ako ni Mami? Pumatak ang mga luha sa aking mga mata dahil sa aking narinig. Gulong-gulo ang utak ko. Ano? At sino ba talaga ako? Pinagpatuloy kong pakikinig habang nakasandal lang sa wall malapit sa kusina. Pero Grace, mag-iingat ka pa rin. Sabi ni Tita Lucy. Sinilip ko sila at nakita ko sa mukha ni Mami yung pangamba. Nakita ko sa kanyang pagkatakot at pagkabahala. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko dahil simula nang ako'y kumain ng hilaw na laman, tila nagkaroon ako ng kakaibang lakas.
pandinig at pakiramdam. Dumubli din ang linaw ng aking mga mata na kahit malayo, malinaw ko pa rin nakikita, naririnig at nararamdaman. Hindi na ako nakatiis, lumapit ako sa kanilang dalawa ni Mami at Tita Lucy. Si Mami ay nagdidilig ng mga alagang orchids niya, habang si Tita naman ay nakatayo at umiinom ng wine. Gulat na gulat sila na makita nila ako. Tila balisa si Tita at si Mami naman nagpanggap na wala lang. Oh anak, andito ka pala. Kanina ka pa ba dyan? May kailangan ka ba? Sabi ni Mami na may pilit ng ngiti sa labi. Wow, Mary, hindi ka pa magbeso sa akin? Halika nga dito, iha. Dalaga ka na talaga. At sobrang ganda. Parang kailan lang. Muspos ka pa nang huli kitang makita. Sabi ni Tita Lucy na ewan kong binaplastic lang ako. Lumapit ako, ngunit wala akong imik sa kanilang dalawa. Nung akmang makikibeso ko kay Tita, dinig na dinig ko ang tibok na kanyang puso, pulso at pagdaloy ng kanyang dugo. Tila gusto ko siyang sakmalin, lapain at kainin ng buhay. Pero nagpigil ako dahil mas mahalaga sa akin ang malaman ng totoo. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Tinanong ko sila kaagad. Mami, sino ba talaga ako? Anak mo ba talaga ako? Nangingilid ang luha na tanong ko sa mami ko. Napasinghap naman si mami at nabitawan ng hawak na spray sa halaman. Matagal bago sumagot si mami at nanginginig ito. Anak, what are you talking about? Of course you're my daughter. Sabi nito na nakangiti, pero nauutal. Napailing ako, at tuloy lang tumulong ang aking luha. Liars go to hell, mommy. Remember? Yan ang turo mo sa akin nung bata pa ako, di ba? Sabi ko na nakangiti, pero halata na pilit lang ito. I'm not lying, anak. Where did you get that idea? Anak kita, ano ka ba kung ano-anong sinasabi mo? I think kailangan mo na pagpahinga. Sige, go to your room kung ano-ano nang iniisip mo eh. Sabi ni mami na namumutla at halatang natataranta. Agad naman lumapit sa akin si Tita Lucy at hinawakan ang braso ko. Oo nga iha, magpahinga ka na muna. Go on, later magka-shopping tayo. Lahat ng gusto mo, ibibili ko sa'yo. Para makabawi naman ang ninang mo sa'yo. Saka magpapaparlo din tayo ng mami mo para lalong tumingkad ang ganda mo. Pag-aalo ni Tita Lucy sa akin. Pero iniwas kong braso ko kay Tita Lucy. No! Stop making excuses, mami. Tita, I'm not a kid anymore. Just answer me. Who am I? Sigaw ko na umiiyak. Pero hindi na tinag si mami. Hinawakan ito ang balikat ko at tinulak ako ng mahina papuntang loob ng bahay. Mary! Hindi ganyan ang pagpapalaki ko sa'yo. Kailan ka pa natuto na sumagot sa mas nakakatanda sa'yo? Go to your room now! Utos sa akin ni mami. No! Ayoko! Tell me the truth! Sabi mo sa akin totoo, mami! I need to know! I said, go to your room! Umiyak na rin na sigaw ni Mami. Alam kong galit na si Mami, pero kailangan kong maging matigas at matapang upang malaman kong katotohanan. No, Mami! Please stop lying! Alam ko na. I heard it! Mami, please, just answer me. I beg you. Karapatan ko malaman ang katotohanan. Sino ba talaga ako? Saan ako nanggaling? Sabi ko na napaluhod sa lupa dahil grabe na yung pag-iyak ko. Umiiyak at nagmamakaawa na ako kay mami para sabihin niya lang. Batid ko na nagtataka siya kung paano ko yun nalaman. Tila nag-aalinlangan pa siya kung anong kanyang sasabihin. Napahawak naman si Tita Lucy sa balikat ni mami.
Grace, ito na nga ba yung sinasabi ko? Mabuti pa't aminin mo na it's time na malaman niya ang katotohanan. Sabi ni Tita Lucy. Kasalanan mo ito, Lucy! Bakit mo kasi inungkat pa yon? Matagal ko nang binaon sa limot ang mga bagay na yon. Galit na wika ni Mami. Pero kalaunan, pinakalma ni Mami ang kanyang sarili. Niyakap nito ako sa pagkakaupo ko sa lupa. Anak, patawarin mo ako. Nagawa kong ilihim ito sa'yo. Oo, hindi ka nanggaling sa akin. Subalit hindi na yun mahalaga. For me, ikaw ang tunay kong anak. You're my daughter. Sa aking puso, anak kita. Dugo at laman lang ang nag-iba. Pero ang pagmamahal ko sa'yo, para nanggaling ka rin mismo sa sinapupunan ko. Patawarin mo si Mami, anak, kung nilihim ko man yun sa'yo. Sabi ni Mami, naiyakap ako ng mahigpit. Niyakap ko rin si Mami at tuluyan nang bumuhos ang aking luha. Nang kalmado na kaming dalawa, nagsimulang mag-confess si Mami. Makinig ka mabuti, Mary. Isang beses ko lang sasabihin ito. Pagkatapos nito, ayaw ko na itong pag-usapan. Wala nang bago. Ako ang Mami mo. Anak kita. Maliwanag? Sabi sa akin ni Mami. Tumangu lamang ako sa kanya. 6 taong ka pa lamang noon noong ibigay ka sa akin ng Tita Lucy mo. Dahil sa hindi kami magkaanak ng daddy mo, nagpa siya kami mag-adopt. Isang araw, may dalang bata itong si Lucy at tinanong kami kung willing kami ng daddy mo na gawing anak ka. Noong una makita kita, anak, napakaganda mong bata. Napakabait, bibot matalino. Kaya hindi na kami nagtanong pa ng daddy mo kay Tita Lucy mo. May tiwala naman kami sa kanya. Ang inisip ko na lang, nakuha ka ng Tita mo Lucy sa bahay ang punan. Wala rin naman akong interes na malaman ang nakaraan mo. Kasi para sa akin, anak kita, at ang present at future mo lang ang importante. Wika ni Mami. Napalingon naman ako kay Tita Lucy. Tita Lucy, saan po ba ako nanggaling? Tanong ko sa kanya. Napabuntong hininga naman si Tita at nagsimulang dugtungan ang mga sinabi ni Mami. Binigay ka sa akin ng isang matandang babae na kung tawagin sa amin ay si Lola Puring. Since di naman nga nagtanong sila Mami mo kung saan ka galing, hindi ko na rin ito nakiwento sa kanila. Anyway, nakilala ko si Lola Puring sa probinsya ng ex-husband ko. Si Lola Puring ay isang hilot sa lugar na yon, kaya kilala ito doon. Dahil sa may kaya naman yung pamilya ng asawa ko at wala din kaming anak noon, naisip yata ni Lola Puring na kaya kita bigyan ng magandang buhay. Basta bili nito sa akin, ilayo na daw kita sa probinsya na yon at alagaan. Mula noon, hindi na nagpakita pa si Lola Puring sa akin. Napamahal ka na rin naman sa akin noon at ako na nga sana yung mag-aalaga sa'yo. Pero ayaw kasi ng ex-husband ko ng bata. Nag-aaway kami dahil nga doon. Mabuti na lang, nabaliktaan ko na naghahanap pa ng anak itong Mami mo. Close friend ko kasi siya, diba? So gaya nga nasabi ng Mami mo, agad kanyang tinanggap. At ayun na nga, sila yung kinilala mong magulang. Soon after, na-assign sa Canada yung daddy mo. At doon na nga kayo tumira for so many years. Mahabang kwento ni Tita Lucy. Nanariwa sa alaala kong lahat. Oo, sa Canada ako lumaki. Bumalik lang kami ng Pilipinas noong nag 15 years old na ako. Naalala ko noon, when I was in grade school, madalas akong sabihan na weirdo ng mga Canadian kong kaklase dahil sa madalas akong mapag-isa, tahimik, at mas gusto kong maglaro mag-isa at paglaruan ng dugo ng mga hayop na aking pinapatay. Para sa akin noon,
ang pagpatay ng mga hayop ay isang laro at nakakatuwang bagay. Naalala ko din na minsan nahuli ako ni Mami na kinakain ko yung hilaw na manok sa ref namin. Dahilan para pagalitan ako ni Mami. Naalala kong pinagamot pa niya ako dahil baka may psychological problem daw ako. Gumaling naman ako at nawala na rin yung mga boses na aking naririnig at ang pagkain ng hilaw na karne. Ginawa ni Mami ang lahat upang maging normal ako at mamuhay ng masaya. Hanggang din sa dito na nga kami nanirahan sa Pilipinas at doon ko nakilala si Sheila na mag-college na ako. Nagkasundo kami at naging matalik na magkaibigan. Lahat alam niya sa akin. Nung mag 18 years old na ako, doon bumalik yung mga boses na aking naririnig. Mga panaginip, mga taong hindi ko noon kilala na kumakausap sa akin. Hanggang sa di ko namalayan na nag-iiba ng kilos ko, na tila ibang tao na ako. Nag-flashback sa akin na lahat ng mga alaalang yun. Simula pa nung bata pa ako, at ngayon, nasasabi ko talaga na ako nga talaga si Mary. Ngunit hindi ko palubusang alam kung sino ba talaga ako at saan ang kan ako nang galing. Matapos ang maikling pagmumuni-muni, humarap ako muli kay Tita Lucy. Tita, saan po ba yung probinsya kung saan niyo ako nakuha? At saan na po ang bahay ni Lola Purin? Tanong ko. Pero sa putong ito, ayaw na magsalita ni Tita Lucy. What for, Mary? Para ano pa? Hindi ka ba masaya dito sa piling ng parents mo? Here, you are their princess. Bakit mo paalamin yung mga bagay na yon? Baka wala na rin mapuntahan yung paghahanap mo. Matanda na si Lola Purin noon. At malamang, patay na siya ngayon. Di ba sabi ko nga, after na ibigay ka niya sa akin, ini Lola Purin, hindi na siya nagpakita ulit? So forget it, my dear. Please, for your parents' sake. Sabi ni Tita Lucy. Pero nagpumilit ako, kaso ayaw talaga pumayag ni Tita Lucy. Sinugundahan naman ito ni Mami, na umiyak na naman. Bakit daw hahanapin at aalamin pa? Di ba daw ako kontento sa kanila? At masama ba daw ba ang pakikitungo nila sa akin para maghanap ako ng ibang pamilya? Pero para sa akin, hindi ako talaga matatahimik hanggat hindi ko nalalaman ang kasagutan kung bakit ako ganito at kung ano ginawa ko kay Sheila. Sa pag-iisip ko, nakabuo ako ng isang konklusyon na baka sa lugar na pinuntahan namin ni Sheila, doon din ang lugar kung saan ako nang galing. Itutuloy. Kung ganon, ipadala mo na yan sa doubtsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.